Welcome back again sa aking munting channel, Dick is Real Vlog. May bagong dating po dito na electric pan at dinala ng may-ari na ganito na ang itsura. Ulo lang ang dinala. Iniwan sa kanilang bahay yung ibang mga parts. Ito daw ay tumigil na lang. Checkin po muna natin ang resistance para makonfirm natin kung ano ang posibleng sira ng electric pan na ito. Gamit po ang multimeter ay iset po natin sa times 10 yung ating range. I-calibrate natin. Okay na siya. Calibrated. Ang unang proseso ko pong ginagawa sa pag-check ng electric pan, chine-check ko po muna ang resistance sa line 1, line 2 ng plug. Idikit po natin yung test probe. Positive, negative, kahit magkabaliktad, okay lang po yan. Tapos, pipihitin po natin yung switch ng electric pan habang nakadikit yung test probe sa line 1, line 2. Pihitin po natin sa number 1. Wala pong deflection yung meter pointer. Lagay natin sa number 2. Wala pa rin galaw yung meter pointer. Ilagay natin sa number 3. Ayan, wala pa rin galaw ang meter pointer. Open circuit po ang electric pan na ito. Posible po na nag-cut off na ang thermal fuse or sunog na ang motor. At posible rin na open po yung AC cord simula dito sa plug papasok. Tingnan natin kung ano ang posibleng dahilan kung bakit siya open circuit. Buksan muna natin ito para makita natin sa loob kung ano ang naging dahilan kung bakit open circuit ito. Baklasin lang po natin. Okay, ganito po ang itsura ng loob. Puro alikabok. Maganda naman yung kondisyon ng shafting, bushing. Makinis pa. Para ma-sure natin kung thermal fuse ang sira nito, titingnan po natin kung buo ang windings. Hanapin po natin yung posibleng dahilan kung bakit sa open circuit. Gamit pa rin po yung ating multimeter. Pag may connection po yung speed 1, 2, 3 dito sa terminal niya, ibig sabihin buo po yung windings. Checkin natin ito. Ayun po, nag-deflect. Ibig sabihin may connection po yung number 1 at number 2. Tapos yung number 2 at saka number 3, may connection din po. Nag-deflect po yung ating meter pointer. Ibig sabihin po ay buo po yung stator windings. Kaya proceed po tayo sa kable. Tingnan natin kung good yung AC line cord. Bago natin po ma-check yung AC line cord, baklasin po muna natin itong switch. Para mas makita natin yung mga connections. Ito po yung line 1, line 2 ng AC cord. Para makonfirm po natin kung siya ay mayroong putol, putulin po natin ito. Ito po ay nagawa na ng iba dahil nabago na po yung mga connections. Ang gagawin po natin dyan ay yung line 1, line 2 ng AC plug, pagtikitin lang po natin ng ganyan. Tapos testingin po natin yung linyan doon sa kabilang dulo. Ito po yun. Merong connection po. Tapos yung isa, tingnan natin kung may connection din. Naka-short po yung dalawang plug. Testingin po natin itong kulay blue. Pumalo po yung meter pointer. Buo po yung AC line cord. Confirm po na thermal fuse po ang sira nito. Magpapalit po tayo ng thermal fuse dito. At bago po natin ituloy ang videong ito ay kung bago pa lang po kayo sa channel na ito ay huwag nyo po kalimutang i-like, i-subscribe nyo po ito kung bago pa lang kayo. The real life, Dickens, real flow, expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. Yun po ang aking munting channel. Itabi po muna ang tester at bibiyakin po natin ang motor para makapagpalit na po tayo ng thermal fuse. Tanggalin ang swing arm. Tapos ibalik lang yung screw. Okay. Ayun, kaya pala pumutok ang thermal fuse dahil nag-short circuit na po dito. Ayan o, dito. Kita nyo mga ka-real, kaya pumutok ang thermal fuse dahil naipit yung cable niya dito. Nahasa ng swing arm, kaya ayan, pumutok ang thermal fuse kasi nag-short circuit yung mga wire niya doon sa housing.
Yun po ang dahilan kung bakit nag-cut off ang thermal fuse. Ayan, nakikita nyo. Ayan po, nabalatan. Okay, mamaya ayusin natin ito. Magpalit po muna tayo ng thermal fuse. Tanggalin lang po itong tornilyo na ito para mas maluwag ang pagtrabaho. Tapos, ibalik lang yung tornilyo dyan at baka mawala. Tanggalin na rin ang kapasitor para mamaya ay madali na siyang mabaklas. Ibalik lang po yung mga tornilyong tinatanggal para hindi na magkaligaw-ligaw sa pagbalik. Yan. Maluwag na siya. Ang isusunod natin na tanggalin ay yung apat na tornilyo sa bawat kanto. Tapos yan, sungkitin lang po ng flat screwdriver. Tanggalin din yung C-clip. Tapos tanggalin yung stator. Ipasok lang yung kapasitor. Hahanapin po natin dyan yung thermal fuse. Tanggalin lang po yung mga cable tie. Tapos yung kulay po ng common, dito natin makikita yan. Yung pinutol natin kanina, yun yung AC line 2 ng AC cord. Ito po yan, nakaduktong dito sa kulay white na wire. So yung kulay white na wire na yan, diretso dito sa stator. Hanapin natin kung nasaan yung white na wire na yun at nandun yung thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nilalagay sa ilalim, kaya nasa ilalim po yun natin kukunin. Nasaan yung kulay white? Ito po yata. Ayan, ito po yung kulay white. Kita nyo? Ayan, madaling makita kung nasaan ang thermal fuse kasi ang susundan nyo lang ay yung linya ng line 2 papunta sa common terminal ng windings. Ayan, pisiin lang po ito ng long nose para mahubad. At yan na po yung kulay white na wire. Connected po yung thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Itabi lang ito. Ayan. Kaya kung kayo may mga katanungan tungkol sa connection nito, may video po akong ginawa. At yun po yung mapapanood ninyo sa aking Muntin Channel. Bisita lang po kayo sa DQ's Real Vlog. Sundan nyo lang po yung aking mga prosesong ginagawa. At ganyan po ang normal na pagpalit ng thermal fuse sa sirang electric pan. Putulin lang po natin ito. Ito po yung thermal fuse. Yan, naputol. Dito po tayo magkakabit mamaya ng thermal fuse sa pinagtanggalan na yan. Ito po yung thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Thermal fuse na luma. Papalitan na po natin ng bago. Ito po yung bago. So, itabi na yung luma. Susukatin lang po natin kung saan tayo magpuputol ng terminal ng fuse. Ganyan po ang position niya. Dito po tayo magpuputol at saka dito. Ikita nyo ang pwesto niya, ganyan po ang pwesto niya kasi ilalapat po natin sa winding siyan dyan. Mamaya, putulin na po natin ito, dito po ang putol. So ganyan po ang pwesto niya. Bago natin ihinang, lagyan muna ng spaghetti tube. Ayan mga ka-real, nakabalot na ng spaghetti tube yung thermal fuse. At bago natin ihinang ay lagyan muna natin ng sapin at baka mapatakan yung windings ng tingga. Para safe mayroong sapin, lagyan ng pondong tingga. Okay, dito rin. Tapos ihinang ang thermal fuse. Okay, nakahinang na yung isang terminal. Tapos baliin lang ng ganyan at yung isa dito naman. Kunting tuldok lang ito at baka mag-open niya yung thermal fuse dahil sa init. Yan, ganyan lang. Okay, nakakabit na po. Para siguradong hindi nasira yung thermal fuse sa init ng panghinang, testerin natin ulit kung mayroong continuity.
Ayan, meron po. Pumalo yung meter pointer. Good po yan. Hindi po nasira sa paghihinang natin ang thermal fuse. Ang gagawin natin ay ibalik lang itong shrinkable tube. Tapos ilalagay po natin sa ilalim ng ganyan at ilalagay sa ibabaw yung ibang mga terminals. Tapos talian na po natin ng cable tie. Ang lagi nyo pong iingatan mga ka-real ay yung hibla na nasa ilalim at baka pag higpit nyo ay maputulan kayo ng hibla. Mahirap na pong ibalik yan. Tapos putulin yung terminal ng cable tie. Ganun lang po ang pagpalit ng thermal fuse. Yun po ang normal na pagpalit. Kung ano yung tinanggal, ganun din po ang value na ipapalit. Kung pencil type din po yung ipabalik. Back to original. Kung box type din po ang ipapalit. Yung pinalit po natin dito ay pencil type. Ganito po yung box type. Kung ano po yung original, ganun din po ang pinalit ko para back to normal. Pero pwede rin pong magpalit ng box type kahit pencil type yung tinanggal. Ganun lang po. Ito yung nag short circuit. Aayusin ko lang po ito para safe. Okay, babalutan ko lang po yung nabalatan para safe tayo. Okay, nabalot na yung nabalatan. Ito, balutin pa rin natin ito ng masking tape para mabuo na siya. Masking tape po ang binabalot ko dahil ito po ay malakas kumapit. Pag electrical tape po, nahuhubad po yun. Kaya sa mga magtatanong kung bakit masking tape ang ginagamit ko, dahil po mas makapit po ito kaysa sa electrical tape. Ang electrical tape po ay nahuhubad. Nagpapawis. Ito po ay heat resistance kaya hindi po basta-basta nasusunog. Matagal ko na po ito na ginagamit. Tapos ibabalik lang po natin ito dito. Yan. Isuot ulit ang kapasitor. Yan. Tapos iduktong ulit natin yung pinutol natin kanina sa pag-check ng AC line cord. Tapos ihinang po natin yung duktungan para hindi siya bumitaw at hindi mag-spark. Okay. Tapos balutan na rin para iwas short circuit. Ang gagawin lang po natin dito ay ibabalik lang po natin ito sa dating pagkakakabit. Pero bago natin buuhin ay lagyan po muna natin ito ng langis. Ayan. Ganun din yung isa. Dahil maganda naman yung shafting bushing niya, good pa ang condition. Ibalik lang po natin ito. Thank you.
Okay, na-i-fix na po natin mga karyal. I-check ulit natin yung resistance at baka tayo ay may nagalaw dito na mga hibla. And one line to ikabit lang sa test probe. Tapos pihitin natin ang switch. Lagay sa number 1. Ayan, may resistance na nasukat. Good. Number 2. Okay, mayroong resistance. Number 3. Okay, mayroon pa rin resistance. Hayaan natin na naka-number 3 yan kasi checkin natin kung grounded sa kaha yung ating wirings. Ganito lang po. Ilagay lang po sa times 10K. Ayan. Ikabit lang po yung isang test probe dito sa line 1, line 2. Magka-short sila. Tapos, itutusok natin sa kaha ng motor. Pag gumalaw, ay grounded po yung mga wiring natin sa housing ng motor. Pero kung hindi, good na po yan. Kasi, pag grounded po yan, ganito ang mangyayari niyan. Kailangan hawak natin ito. Magka-short lahat yung line 1 at line 2, tsaka yung test probe, pati yung ating daliri. Pag hinawakan natin yung kabilang test probe, gagalaw po yun kasi grounded po sa katawan natin. Yan o, yan, yan, diba? Gumalaw, bitawan ko. O, diba? Yan o, hawakan ko ulit. O, grounded po sa katawan. Doon natin itutusok ngayon. Pag gumalaw yun, grounded po yung wiring doon sa housing ng motor. Tingnan natin kung grounded siya. Okay, hindi po gumalaw. Kahit kutkutin po natin yan, wala pong galaw sa meter pointer. Ibig sabihin, wala pong grounded na wiring dito sa housing ng motor. Okay, malinaw. Ganun po ang pag-check kung grounded sa kaha yung windings or wiring. Okay, good na po yan. Pwede na po nating isaksak yan sa 220 volts outlet. Kaya masi-check natin ngayon kung gumagana na yung ating kinabit na thermal fuse. Saksak natin. Yan. Ihitin sa number 1. Ayan po, oh. Umiikot to. Oh. Gumagana. Okay. Lagay natin sa number 2. Ayan. Good. Ilagay natin sa number 3. Okay. Gumagana po yung ating ginawang electric fan. Ganun lang po ang pagpalit ng thermal fuse. Sana ay naintindihan ninyo at natutunan nyo kung paano magkabit ng thermal fuse. Bakit nag-cut off ang thermal fuse? Dahil po doon sa nag-short na cable. Dumikit sa housing. Dahil naipit ng swing arm. Kaya ang pag-wiring po ay hindi po dapat doon sa ilalim. Pinapaipit sa swing arm. Kailangan po ay naka-ganyan. Okay, nakita nyo ang safe na pagkabit at pag-wiring, hindi na po yan maiipit kasi napakalayo na po nung kable doon sa swing arm, hindi na po makakabing ng swing arm. O, ganun lang po. Maraming salamat pong muli at sana ay hindi kayo magsawa sa papanood ng aking mga videos. Dick is Real Vlog po, laging nagpapasalamat sa inyong lahat. God bless po.